Hey, what is up guys? This is Elton Jukino of Hobbies and Collection, and for today's video, we're going to unbox and review the new product na gagamitin natin sa photography. So, this is the Godox X3S wireless trigger for Sony. So, this is TTL wireless flash trigger. Bakit ko nga ba binili ito? Isang reason is portability. Tignan muna natin yung features. Una is touchscreen control. 2.4 GHz na wireless, compatible with LuxMaster, compact and portable. So, isa sa reason kung bakit ko to binili is dahil portable siya. So, sobrang liit niya compared dun sa mga wireless trigger ko na gamit. Mamaya, i-compare natin siya dun sa mga previous na wireless trigger ko. Tapos, kung ano yung masasabi ko dito. For this review, i-discuss natin kung ano yung mga naging problema ko, kung ano yung issue ko, kung ano yung birdie ko dito. So, technically speaking, this is not a unboxing dahil na-unbox ko na siya. On hand, nagamit ko na rin siya sa multiple events na inattendan ko. So, ginamit ko na siya for photography and sa iba't ibang client natin like weddings, sa mga events. So, nagamit ko na siya. So, ayun guys, without further ado, buksan na natin to. So, napakasimple lang naman nung box niya. So, ito yung laman. So, this one here is the manual. So, ito yung manual. Tapos, yung unit natin. And then, the charger. Yun lang yung laman ng box. Right? So, here, ito yung unit natin. So, as I was saying kanina, nagamit ko na tong unit na to. Binuksan ko na siya, tapos ginamit ko na sa mga events. So, ito siya. Ayan. Yun. Right? So, maganda kasi may pouch siya. May lagayan. So, kung makikita nyo, sobrang portable niya. Kita nyo naman, sobrang liit niya. Yo, medyo madumi na nga, medyo may gasgas na. Pero hindi ko pa tinanggal yung screen niya. Meron siyang screen dito, so hindi ko pa tinatanggal. Ayan, so to open, meron tayong power button. Ayan, tapos yung mode. Ito, yung pag-switch. Mag-a-add tayo, magma-minus. Tapos kung anong group, ito pang trigger. Tapos ito naman yung charging port. So, type C. Tapos ito naman yung pang-lock sa hot shoe ng camera. So, ayan. Ito yung protectron. Ayan. Right? Yan siya. Ganyan siya kaliit. So, kita nyo naman, sobrang liit niya. Right? Buksan na natin. Ayan. So, makita nyo, Godox. Ayan. So, sa ngayon, meron akong nakalagay na tatlo. Group. So, A, B, C. Tatlong flash kasi yung gamit ko. So, napakasimple lang naman niya. Like, for example, sa A. Ayan. So, magpapalit ka, mag-add ka, magdadagdag. Example, ayan, gawin nating, bukasan natin, gawin din nating 8. Pag magpapalit kayo, like B, touchscreen naman to, ayan. Pipindot lang kayo. Okay? Tapos pagbalik, ganon. C, right? A, right? Okay. Mode. Ayan. Ito, kung settings naman yung gagamitin natin, ayan. So, ito yung settings niya. So, wireless. Ayan, kung anong channel, tapos kung anong ID. So, sa ngayon, yung ginamit ko is 8. So, magkakaroon din ako ng video dito, in-depth review, or kung paano i-connect to sa ating mga flash. So, sa ngayon, nakakonect na sila, na-setup ko na siya. So, next video na lang yung kung paano natin sila i-connect. Okay, sa sync, ayan, yun yun. Tapos, menu ulit, settings, shoot. Okay, one shoot, all shoot. So, multiple or group. Okay, the next is step. So, kung ano yung minimum power, tapos step. And then, TCM. Ito, hindi ko masyadong ginagamit ito. Naka-off lang. Zoom. So, naka-auto yung settings ko. Tapos, screen. So, kung gusto nyong mag-standby siya, sa akin is naka-default siya sa minimum, which is 15 seconds. So, pwede nyo pang galawin. Ayan. Sorry, hindi pala 15 seconds yung minimum. 15 seconds, 30, 1, 2, 3, hanggang 3 minutes. So, 15 seconds yung standby para mas matipid sa battery. Okay? Language, English, tsaka Chinese, I think. And then, reset kung i-reset nyo. Tapos, device info, ayan. Model X3S, tapos firmware niya is B1.09. So, ayan. Yun lang. Yun yung sa menu. Okay? Isa pa, multi. Naka-multi ako. Yun yung settings ko ngayon. Pwede nyo naman siyang iset na naka-TTL or bahala kayo kung ano yung gusto nyo. Ano. Ito pala is sa sound.
So, kung gusto nyong i-lock, yan, nakalock na siya. For 2 seconds to unlock, press. Yan. Okay? So, ito, group A, kung papatayin nyo naman, halimbawa, naka-ano naman kayo, naka-multi tayo. Group A, group B, group C. Ayan, naka-on siya. So, kung mag-add kayo, ipindutin nyo lang yung D. Or kung ano. So, ngayon, yan, tatlo siya. Okay? Tabi ko lang to, mga to. Hindi naman natin gagamitin yan. Mamaya na ulit yan. Ngayon, ang gagawin natin is, kukunik natin sa mga flash. Sorry, hindi pala i-kukunik. Connected na sila. So, meron akong tatlong flash para makita nyo lang na gumagana sila. Alright? So, ito. So, this is the TT350S. So, lahat yan for Sony. Alright? Tapos, ito naman TT600S. Tapos, ito naman is the Godox AD200 Pro. So, yun yung mga flash ko na gamit. Tatry natin i-flash siya. Ayan. Okay? Nagpa-flash siya. Ayan. So, working siya. Makikita nyo, naka 16 siya kasi naka TTL. Ayan. Naka TTL lahat. Naka 16. So, i-mod ko muna. Okay, home. Ayan. Okay? So, naka 8 siya. Alright, i-press ko ulit. Ayan, naka-8 na sila lahat. Tapos ito, yung A, gawin nating 16. Okay, flash ko. Ayan, naka-16 na siya. Ayan. Okay. Kung makikita nyo, naka-16 siya, naka-8. Tapos yung C natin, gawin nating, baguhin lang natin para nakikita nyo. Ayan, naka-2. Ayan, naka-2 na siya. So, ayan. Ewan ko kung nakikita nyo. Ayan, naka-2. Okay. 2, 8. So, naka-manual ako. Pwede nyo naman siyang i-TTL. Depende sa inyo. Depende sa trip nyo. So, ngayon, ayan na, working na sila. Papakita ko na lang sa inyo kung paano to i-connect. Madali lang naman to, pero gagawin natin to sa next video. Baka kasi may magtanong sa inyo. Tatabi ko na to, yung mga flash natin. Okay, so here naman is i-compare natin yung mga trigger ko. So, ito. Ito naman yung lumang trigger natin. Zoom ko lang ng onte. Yan. Okay. Tignan nyo naman kung gaano kalait. Kung gaano kalaki. Ito yung X2T. Yung form factor. Ito yung pinakaunang trigger ko. So, ayan. Okay. Tapos, ito naman yung second na trigger ko. Ayan, ito naman is yung X Pro S na trigger. Tingnan nyo kung ano yung difference nila. I'm not sure kung may battery itong isa. Wait lang. Ayan, meron. So, ayan. Okay. Ano naman yung isang problem or ano yung issue na masasabi ko dito sa ano na to? For me, isang issue lang yung nakita ko dito sa trigger na to. Dahil maliit, so mas less yung button niya, mas less yung ano, yung touchscreen siya, maganda. Pero isa sa reason na mas nahihirapan ako magpalit, especially sa manual, pag naka-manual ako. Siguro pag TTL, madali lang, walang problema eh. Eh ako kasi, nasanay ako sa flash na naka-manual. So naka-manual ako lahat, mabilis ako magpindot eh. So dito, sa old model natin, kung makikita natin dito sa group, meron siyang sariling pindutan or meron siyang dedicated na button sa A, B, C, D, E. So, ito, A. Pag pinindot mo yan, ang bilis lang palitan. Ayan, oh. Ang bilis lang palitan. Kita nyo, ayan. Okay. Pindutin ko to. Oh. Ang bilis lang. Kung magpapalit ako dito, ang bilis lang. Ayan, oh. Okay. Oh. Unlike dito. So, kasi ito, pipindutin ko lahat, mabilis magpindot. Ito naman, okay din naman siya, kaso kailangan mong pindutin din. So, kumbaga, pag pipindot ka dito, pupunta ka sa, ito, isipin nyo yung ano niya. Ito, halimbawa, A. Pag pinindot ko yung A, pipindutin ko rin tong A. Ito, A. Ngayon, mag-change na ako. Ito naman, pipindot pa ako. Yan, bago ako mag-change. Okay? So, nakita nyo? Nakita nyo kung gano'n siya ka-ano. So, kumbaga, merong step, isang step na mas less to. Kumbaga, mas mabilis pa rin yung mga lumang trigger. Pero ang kagandahan lang na ito is sobrang gaan niya. Dahil maliit siya, may sariling battery, pwede mo i-charge. And unlike dito na, ayan o, naka-battery siya. Okay? Ito, naka-battery din to. Ayan. So, ayan. Ang dami kong battery na bit-bit.
So ito nga, yung gamit ko ngayon is yung mga battery na Energizer na hindi discharge kasi naubusan ako ng charge. Gawa ng ito, like ito, apat na battery. Ayan, ang dami kong battery na Enelope, Fujitsu, ang dami. So ubos yung battery natin, so madami yung battery natin na kailangan dalhin. So ngayon, ito, hindi ko na kailangan ng battery kasi na-charge siya. And then sa ano naman, sa tinatagal niya, na-try ko ng event na simula umaga hanggang gabi, alas 12, hindi to nalobat. Sa battery, walang problema dito. Kayang-kaya niya. Ayun lang siguro yung problem na nakita ko. Mayroon siyang step na kumbaga mas mabagal ang galaw ko dito kumpara dito. Pag magagalaw ako. So, papakita ko sa inyo sa video yung sample. Ginamit ko na siya sa event. Yan, ito. Ito, isa kasal to. Trinay ko siyang gamitin. Yan yung pinakauna kong gamit sa kanya sa kasal na to. So, ayan. Okay naman siya, wala naman ako naging issue. So, yun lang yung isang parang isang step na mas mabilis dito. So, pag pindot po, palit ka agad, ganun. Ang bilis. Basta ang bilis ko dito gumalaw. Unlike dito na merong isang step na magpe-press pa ako ng isa. Lamang to ng step kumpara dito. But so far, wala naman akong issue. So, natuwa naman ako at ito na yung lagi kong gamit. Dahil magaan siya. Sobrang gaan niya sa camera. Unlike dito, mabigat to. Nakakadagdag siya ng weight sa camera. So, ayan guys, kung mayroon kayong katanungan, comment lang kayo sa comment section para masagot natin. Tapos, magkakaroon tayo ng isa pang review dito kung paano i-connect tong mga flash trigger natin dito. Ayan guys, again, this is Elton Jukino of Hobbies and Collection. Thank you for watching and see you on the next one. Peace!